Usap-usapan ngayon ang pagkadiskubre ng malaking kaldera dito sa Pilipinas. Ano nga ba ito at bakit ito nangyari? Halin na tuklasin natin. What's up mga ting? Ting TV here para sa mga kaalamang nakakaaliw. Kung bago ka pa lang sa bahay ko, don't forget to like and subscribe. Ang term na kaldera ay mula sa Spanish word na caldera, na ang ibig sabihin ay cooking pot. Ang terminolohiyang ito ay ginagamit bilang isang geological term ng isang German geologist na si Leopold von Bosch. Ang caldera ay isang parang malaking lutuan na sanhi pagkatapos maubos ang magma sa chamber nito pagkatapos ng malakihang volcanic eruption. Ang itaas na portion nito ay bumibigay na sanhi ng pag-collapse ng lupa pailalim. Nag-iiwan ito ng dose-dosena kilometrong paglubog ng lupa. Ang kaganapang ito ay maihahalin tulad sa isang sinkhole. Isang Filipina scientist ang nakadiskubre ng pinakamalaking kaldera sa buong mundo. Ito ay matatagpuan sa Benham Rise. Si Jenny Ann Barretto, isang New Zealand-based marine geologist na nandito sa bansa natin. Mababasa ito sa kanyang lathala na Benham Rise Unveiled, Morphology and Structure of an Eocene Large Igneous Province in the West Philippine Basin. Ang kalderang ito ay matatagpuan sa ilalim ng karagatan ng Pilipinas na kung tawagin ay Benham Rise. Binansagan itong Apolaki na ang ibig sabihin ay Diyos ng Araw ng mga katutubong Pilipino. Ang Apolaki ay may diameter na aabot sa 150 kilometers na dalawang beses ang laki sa pinakamalaking kaldera sa buong mundo. Ito ay ang Yellowstone. Achievement man kung may tuturing ang pagkadiskubre nito, mahalagang masuri at mapag-aralan ng mga eksperto ang kakayahan nito dahil malaki ang magiging epekto nito sa buong dagat Pasipiko. Sinasabi ng ilan na napakadelikado ng bagay na ito dahil may kakayahan itong sumabog at makasira ng kalikasan, katulad ng volcanic eruption. Ikaw Ting, ano ang opinion mo sa pagkadiskubre ng bagay na ito? Comment mo sa baba para pag-usapan natin.